Good day to all of you. I am always saying good day because alam ko in different parts of the world, they have different time. So I'll just say good day to all of you. And thank you so much always. Before I start, I'd like to acknowledge once again yung atin pong talagang mga followers na po dito sa ating online service, Light Church online. Every Sunday, and ayan, ang ganda na ngayon ng ating setup. Nakikita ko na po ang mga nagko-comments at mga online shoutouts. Of course, Sister Maylie, pinakauna nakikita ko dyan. Sila, yung mga suki talaga yan, at marami pa dyan. And I also I also found out na maging yung aking family po sa Bicol, sa Naga, ay nagiging pangalawang service po nila ang manood po at sumama sa ating online service. So thank you so much for always being with us, and I hope that you're always blessed every time po na magkakasama tayo sa ating gawaing ito. Purihin po ang Panginoon today, and you know, one thing po na gusto ko pong i-announce sa inyo na yung atin pong worship song today, original po yun ng Light Church, no, entitled Cry Out. Amen? So palapakan natin ang Lord sa atin pong masisinop at masisipag na mga music ministry. Amen. Purihin po ang Panginoon. And today, mga minamahal kong kapatid, I'm going to share with you a word, and I'm going to entitle this message, Follow or Unfollow. Yan po ang title ng message ko. Alam niyo po, this is a very familiar word because sa panahon po natin today na talaga pong laganap po ang tinatawag po internet generation po talaga. Andyan po yung Facebook, andyan yung Twitter, no, Instagram, and YouTube, ano po? So makikita po natin na today ang ganitong katotohanan is very familiar to us, you know? Dahil po if we find someone po sa internet na talaga pong masarap sundan, you are going to follow them, no? Ako nga po ay nagugulat even today, may na-discover po ako na mayroon pong isang na-discover akong sikat na YouTuber, or I think Facebook siya, maging YouTuber siya, na alam niyo po ang ginagawa niya lang, magmura. So, pero napakarami niya pong followers, no? So, nagugulat po ako kung bakit talagang nangyayari ang ganitong mga trending, ano po. And I don't know kung ano po, because probably yung stress ng mga tao. Alam niyo po doon sa mga comment nila, nakikita ko, na ang iba nga po nag-wish pa na sige, anya, murahin mo ako, ayokong pangalanan siya. Murahin mo anya ako, sabi na humihiling pa siyang murahin siya. So nakikita po natin na iba-ibang mga bagay ang gustong sundan ng mga tao today sa panahong ito, no. At I do not know the reason, probably mga stress po sila, karamihan po sa tao ngayon mga stress. Kaya nga po napakalagang sa ating pag-uusapan today ay atin din pong pagbulay-bulayan ang katotohanan ito. What if, sabi ko nga, the Lord has an account also, no? Kunyari si Lord, nabubuhay today, may account din siya sa Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Are you going to follow Him, you know? Yan kaya nga po, yan ang pamagat po ng message today. At alam niyo po ba, may kinalaman po kasi ito, may kaugnayan ito sa ating pag-usapan sa teksto today. At I want you to be ready po sa ating tema today. At mapapatagpuan po ang text natin sa John chapter 6, verses 66 to 69. Amen? Makipagbukasan na po kayo sa ating Bible sa text po natin today. John chapter 6, verses 66 to 69. Okay. Sabi po diyan, after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Oh, nakita natin sa verse 66 na after daw this, I'm going to explain the context, yung background po ng text natin. Kasi after daw noon, marami daw sa mga alagad niya
ang tumalikod na at hindi na lumakad kasama siya. Meaning, they unfollow the Lord. Yeah, that's the other word for pagtalikod. No? They no longer walk with Him. So Jesus said to the 12, kaya hinarap niya ngayon ang 12, na madalas niya po itong pinaka-primary kasama niya. Do you want to go away as well? Kayo rin ba? Gusto niyo rin bang tumalikod? Do you also want to unfollow? That's the question of the Lord sa kanila. And verse 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta, Lord? You have the words of eternal life. Kanino pa kami patutungo? Kanino pa kami magfa-follow? Sa iyo lang namin natagpuan ang mga salitang nagbibigay buhay walang hanggan. And verse 69, he said, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. At kami na nampalataya at na unawaan na ikaw nga ang banal na galing sa Diyos. Peter's point here is that you are really the Messiah. Okay? So, the Anointed One. So, let us pray po sa ating message today. Father, to those people who are watching right now, nakasama po namin, wherever they are, thank you, Lord God, for their lives. I pray that you will minister to them, O God, as they listen to your word today. Dalangin ko po, Panginoon, na anumang hangarin po nila sa iyo, anuman po ang plano mo sa bawat buhay, tuwing nakikinig sila ng iyong salita, isakatuparan niyo po ito ngayon, nawa masagot ang kanilang mga kalagayan sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po dahil ikaw po ay makapangyarihan at batid mo po ang lahat. Kita niyo po ang laman ng puso, kaya tunay pong naniniwala po kami na kayo ay magbiministeryo sa bawat buhay na nakikinig ngayon. Lalo na, Lord, sa may mga pangangailangan, sa may mga karamdaman at sa may mga pinagdaraanan po today, I pray na kayo po ang patuloy na maranasan nila sa kanila pong pakikibahagi sa gawaing ito. Thank you, Holy Spirit, for what you are going to do. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Kung tayo po, sabi ko nga sa inyo kanina in my introduction, given the chance, if the Lord has an account for those said internet accounts, are you going to follow Him? No? Alam niyo po, na-discover ko po talaga kasi sa mga nagtitrending na mga tinatawag pong mga kumikita, lalo dito sa ganito pong panahon ngayon, na talagang kaya sila sumusunod kasi they are getting something from the way they are following. No? May nakukuha po sila sa pagsunod nila. Amen? Tayo po ba, according po sa ating talata today, napansin po ba natin kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon na sumunod sa account ng ating Panginoon, do we really understand the meaning of following Him? Yan po ang tanong. At kung tatanungin ka po, bakit mo susundan si Lord? Paano mo ito sasagutin? Alam niyo po, kalimitan, ang mga tao, pag pinag-usapan po ang pagsunod sa Diyos, katulad po sa teksto po natin today, the reason for their following is most of the time dahil mayroon silang natatanggap o hininanais sa Lord. They want something from the Lord. Hindi nga ba naman si Lord nagsabi na naparito ako para magbigay ng buhay at magbigay nito ng buong kasaganaan? In fact po, sa ating teksto today, maliwanag po na kinonfront ng Panginoon ang mga tao during that time, no? Na sumusunod sa Kanya. Bakit kayo sumusunod sa akin? Sabi ni Lord sa context po ng ating text, dito sa verse 26, sabi ni Lord sa kanila, truly, truly, I say to you are seeking me not because you saw signs. Red letter po yan, kasi actually pag by red letter Bible, mga actually, yan po mismo ang sinabi ng Lord. Sabi niya, sigurado niya ako, I say to you that you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. So ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ipa-paraphrase ko po ito, sabi niya, truly, truly, I say to you, no, you are seeking me or following me. Nag-sign up kayo sa aking account. Not because you saw signs or not because you have figured out who truly I am.
Yun ang actually po ang hinaing ng Lord. Hindi sumusunod kayo sa akin, nag-follow kayo sa akin dahil sa talaga nakilala niyo na kung sino ako, na ako nga ang Messiah. But because you ate your fill of the loaves. Ang reason lang may natatanggap kayo sa akin, especially materially. Yan po. So, the people of his time, actually, kaya nga po, sa ating text, nakita natin, yung challenge ng Panginoon, after this, yung word doon sa ating text, pag binalikan po natin, na sinabi ng Panginoon doon, matapos daw yun. Kasi, dumating na si Lord sa nagtuturo na po siya ng malalim patungkol sa kanyang misyon, patungkol sa kanyang sarili, na kinumpara niyo po ito sa mana po sa Old Testament during the time of Moses na galing sa Diyos. At siya daw yung mana today. Kaya nga, sa kanyang pagpapatuloy, sinabi niya, ang sino man ang niyang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, sabi niya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. They are not understanding it kasi they are always thinking about physical things. They are always thinking about material things. They are not understanding it spiritually. Kaya nga, nagulat yung mga tao sa panahon niya. Sabi doon, sa ating account, doon sa ating text, ay nagsitalikod po ang marami daw na tagasunod niya. So, nag-unfollow yung maraming mga disciples niya. Amen? Kaya nga po, napakaganda po nating pag-aralan po ang katotohanan ito today kasi sa panahon din po natin today, there are people who needs to unfollow, who tends to unfollow the Lord. Nabalita ko nga po madalas sa mga coaching po namin, mga patutuo po ng aming mga coach from the Philippines na marami daw mga churches ang nagsasarahan dahil nga sa pandemic and many Christians are, you know, na disgruntled po sila, nawawala ng gana, no? Dahil sa mga pangyayari, na di-disappoint. Kaya marami din sa mga tinatawag na disciples na nag-unfollow na kay Lord. Amen? Kaya nga po, yan ang katotohanan sometimes ng mga pressures in life, katulad ng pandemic na ito, dahil sa stress or dahil sa mga personal problems. Alam niyo po, every person, everybody ay pwedeng mabiktima po nito. No? Kaya nga po, napakalaga sa araw na ito, pag-usapan po natin kung ano ang mayroon sa pagsunod talaga sa Lord. So dito sa ating teksto, maliwanag po natin itong madidiscover today. May tatlong bagay po akong ibabahagi sa inyo mula sa teksto natin. What does it mean to follow Jesus? What does it mean to follow Jesus? Yan po ang tanong natin. First and foremost, I call that, what does it mean to follow Jesus? There is a need for serious commitment. Yan. Kasi po ano ang sabi dito sa ating talata, verses 66. Sabi dito sa ating talata. And sabi niya, after this, many of his disciples turned back and no longer walk with him. Yung after this na sinasabi ko sa inyo kanina, they cannot comprehend now nung nagtuturo na si Lord ng mga spiritual things. Alam niyo po, pagdating sa buhay sa Lord, huwag niyong kakalimutan, it is always about spiritual. Yes, God is concerned about material, about our material needs. Pero po, mas concerned si Lord sa ating mga spiritual needs. Kaya kung tayo po susunod sa Lord, no? If you want to decide to follow the Lord, always remember this. The Lord is more serious, ano po, is more concerned about spiritual needs, our spiritual needs, more than our material needs. Kaya nga po, na-misinterpret siya ng mga tao sa panahon nilang yon. At alam ko po, sa mga nagdi-decide din na mawalang gana today, if you are a former follower of the Lord, dating may account ka kay Jesus, and now you unfollow now the Lord, maybe you have a reason for that. Did you consider the reason? No? Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na kasi ang unang pamantayan ng pagsunod talaga sa Lord, we call that serious commitment. Pangangailangan na may seryoso ka talagang pagtatalaga sa Kanya. Ano po? Sabi dito sa 66 to 67, maliwanag po kasi,
After this, many of his disciples turned back and no longer walk with him. Alam niyo po ang na-discover ko dito sa text natin today, na may tendency pala ang kahit sinong disciple na mag-unfollow kay Lord anytime. Yan. At nakita natin yan by experience and by observation. Alam ko po kasi, when the Bible is calling those who are following the Lord, kasi ang sabi diyan, most of the time sa New Testament, ang tawag niya sa mga Christians are disciples. Kasi ang disciples has a greater impact or meaning than a mere Christian. A disciple is a follower. Amen? But dito po sa text natin, sa verse 66, marami daw sa mga disciples niya ang nag-turn back. They unfollow the Lord at hindi na daw sumunod sa Kanya. Kaya mga minamahal kong kapatid, this is an eye-opener to us, especially if you're a disciple. Amen? Bakit? Kaya nga po naalala ko pa ang sabi tuloy ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter, I think in chapter 10 verse 12, ang sabi niya, "So if you think you're standing firm, be careful that you don't fall." Meaning, minsan po ang gana-gana natin, dati tayong tagasunod, dati tayo talagang masugid na disipulo ng Panginoon, and then just because of a certain problem that comes to our way, just because sometimes ang mga problems natin yon is actually you're making lang naman pati kalimitan. You're just affected by the things that are happening around you. Yung mga expectations mo na hindi mo natutupad, mga iniisip mong hindi nangyayari, yung mga frustration sometimes natin, mga tinatawag po nating mga disappointments sometimes, nagiging sanay sa atin na we tend to unfollow the Lord. We tend to unfollow Jesus sa buhay po natin. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, sa panahon na ito ng ating text, maliwanag po, these people do not just understand the meaning of following because they're just always thinking about material things. No. Pag tinignan niyo po ang background ng ating text. But today, alam na po natin ang katotohanan ito that the Lord, when He challenges us to follow Him, talaga pong nangangailangan po ito ng isang seryosong pagtatalaga o commitment po natin sa Kanya. Amen? Alam niyo po si Lord, sa ating verse, sabi dito sa verse 67, "So Jesus said to the 12, hinarap niya ngayon dahil maraming mga disipulong tumalikod. Maraming mga dating sumusunod sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, ang karamihan marahil doon, nakakain sila doon sa pagpapakain ni Lord ng 5,000 sa pamagitan ng ilang tinapay lamang. Dalawang beses siya nagpakain. No? Ang isa yata yung 4,000. Mga kapatid, probably a lot of them have benefited from following the Lord before. Kaya nga si Lord, trending na trending siya. Ang dami niyang followers that time. But when the Lord now begins to reveal Himself, pag dumating na po doon sa mas malalim na kahulugan ng pagsunod at hinamo na ni Lord yung mga tagasunod niya, lumilitaw na po ang kanilang mga kulay. Amen? Kalimitan din nangyayari sa atin yan. Lilitaw ang kulay mo kung tunay kang disciple pag may mga stresses, may mga problems, lalo na yung mga tinatawag na no, mga love life problems sa mga youth. Yan. Sabi ni Ayaw, paglingon ko sa kanya, bakit si Pastor yun ang binanggit? No? Kasi naalala ko ang mga youth, sometimes that is their problem. No? Hindi lang mga youth, kahit nga mga old. Amen? Pag may mga kabiguan, you know, why is it that the tendency of a lot of people, pag may problema, ang tendency nila, sisihin si Lord. O sisihin yung kanilang sarili na bakit nangyari ito, isa pa naman akong tagasunod. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, dito po sa ating talata, maliwanag po rito na kung hindi ka talaga seryoso sa pagtatalaga mo, yung commitment mo ng pag-decide mo mag-follow sa Kanya, mga kapatid, dito po talaga masusubukan tayo pag dumating tayo sa mga trials or mga unexpected events sa buhay po natin na matcha-challenge po talaga ang ating commitment na mag-follow sa Lord. Kaya hinarap niya ang 12 sa verse 67. Sabi niya, "Kayo rin ba? Do you want to go away as well?" Alam niyo po si Lord dito, napansin ko rito, the model of Jesus' ministry is not just quantity but most of all quality. No? Si Lord, sa kanya pong nakita ko rito, hindi si Lord daw nakita, "Uy, teka-teka na muna mga disipulo ko. Nagkamali lang ako, ililiwanagin ko sa mga tinuturo ko. Huwag sibali kayo dito." No? Alam niyo po si Lord, at dapat po natin itong gayahing model ng kung tayo po ay mga discipler, kung
Tayo po yung mga cell group leaders, dapat nating gayahin na model ito. Si Lord dito, it is a reverse approach ang sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, sa 12 niyang alagad. They want them to have a deeper and honest evaluation sa kanilang sarili kung bakit mayroon silang serious commitment na sumunod sa kanya. Amen? Naalala ko po sa aming mga coaching, na one time yung amin po, si Doc Alvin, ang aming nagko-coach kasi sa amin, yung pinaka G12 ano namin sa Philippines. Tinanong daw niya ang kanyang discipler din na si Bishop or si Dr. Castellano about kung paano ba yung mga disipulo anyang tumatalikod. Mga disipulo ko anyang nagtitend to unfollow me. Yan. Alam niyo po, ang ganda po ng sagot daw sa kanya, and I want also to quote that. Sabi ni sa kanya daw, ni ng kanyang discipler kay Doc Alvin, of course you understand them, ang una sa lahat. And then what you are going to do? Pray. You pray for them and extend more mercy. At huwag ka daw mawala ng pag-asang umasa pa rin na someday magigising sila at babalik pa rin. So this is the kind of ministry, no, na gusto po nating pairalin din po kung tayo po ay mga leaders, ano po, pag dumarating tayo sa ganitong panahon, tandaan po natin, wag natin kagad, wag tayong maratel, mabahala kung may mga disciples po tayong pag dumating sa mga pagsubok ay nagtitend na hindi sumunod. Wag po natin silang hatulan, wag natin silang i-judge kagad. No, ipag-pray natin ang una nating gagawin. And then, i-reach out pa po natin sa maaabot natin. Pero huwag nating sayangin ang lahat ng oras natin na hindi natin mabigyan ng oras yung iba. Amen? Pag-pray natin, abutin natin pa rin sila. At higit sa lahat, probably through prayers nga sa atin understanding po, kihipuin sila ng Lord katulad po ng prodigal son na nahimasmasan siya and then he returned back. So, bumalik uli at maging follower ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po kasi mga minamahal, kung kapatid, gusto ko pong lilinawin lagi ito sa inyo. Considering this point na pinag-uusapan po natin, what does it mean to follow Jesus? It needs a serious commitment. Alam niyo po talaga. Kasi si Lord po talaga, mayroon siyang radical challenge that needs a radical commitment. Sabi dito po sa talatang 26 ng Luke 14, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, sabi niya rito, yes, and even his own life, sabi niya, he cannot be my disciple. Grabe po ang challenge na ito ng Lord. It really needs a serious commitment, a radical commitment on our part if we want to decide to follow the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Again, I ask you, are you still a follower of the Lord? Amen. Hallelujah. The second one po nating matututunan, huwag ninyong kakalimutan, no, na kinakailangan una sa lahat, if you will become a follower of the Lord and you will never unfollow Him someday, you need to have a serious commitment. Seryoso ka talaga, amen? Sabihin mo sarili mo, seryoso talaga ako. Seryoso. Hallelujah. Hindi biro-biro ang pagsunod sa Lord. Kasi klarado naman pati si Lord na sinabi niya, hindi biro talaga ang sumunod sa akin. So bakit hindi natin ito ma-accept na truth? No. Si Lord mismo nagsabi, hindi biro ang sumunod sa akin. Ganun ang verse niyang ito sa Luke 14:26. Para sinabi ni Lord, kung gusto niyo sumunod sa akin, hindi biro ito. Handa ba ninyong kamuhian ang inyong nanay, tatay? Aba, ibang klase ito. Hindi, actually si Lord tinutukoy lang naman dito yung degree of love. Pagdating sa choice mo, pagmamahal mo sa Lord at sa ibang pagmamahal mo sa mga sa tao, talagang walang katumbas, dapat mayroon tayong pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Mahal niyo ba si Lord nang higit pa sa pagmamahal niyo sa mga mahal niyo sa buhay? At maging lalo na ang tiyana si Lord sa sarili mo. Amen. 'Di ba kalimitan kasi this is very true. Kaya nga po wala tayong seryosong commitment kasi minsan pag nasaktan ka lang, no? Sarili mo 'yun eh. Minsan pagka na disappoint ka lang, teka muna. Ano muna ako, lalayo muna ako. Sabi mo unfollow. Account unfollow. Yan. Teka. No. Ginagawa lang natin na ganun. But you know, this is not an internet
thing, mga kapatid. This is eternal thing, not internet thing. Amen? Eternal thing, not internet thing. Amen? Palapagan po natin ang Panginoon. That's the first point sa ating talata today, sa ating teksto, mga minamahal kong kapatid. Pangalawa, what does it mean to follow Jesus? Hindi po lamang there is a need for serious commitment, but there is a need for solid conviction. Yan! Pag sinabing solid conviction, yung talagang solid yung paninindigan. Sabi niya kasi dito, sabi sa verse 68 ng ating text, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Sabi niya, kanino pa kami, Lord God, tutungo? You have the words of eternal life. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, serious commitment can never happen without solid conviction on your part. Alam niyo po, si Peter dito was not affected by the shallowness, yung kababawan po ng iba na tumalikod kay Lord. Alam niyo po, may mga tagasunod si Lord na kapag nakita niyo yung iba tumalikod, para na rin siya, eh bakit? Para na siya nahawa. Nagsisilamigan na nga, lalamig na rin ako. Aba, teka muna. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan na dito po, maliwanag po pinapakita sa atin dito na si Peter po, mayroon siyang deklarasyon dito, no? Hindi siya nahawa, hindi siya naapektuhan ng ibang mga disipulong tumalikod. Alam niyo po kasi ang katotohanan, mga minamahal ko kapatid, minsan din po tayo today, pag nabalitan tayong kapatiran, lalo na disipulo, primary ni pastor, tumalikod. Ay, siya nga, tumalikod, ako pa kaya? Ay, para bang sinasabi na na-rationalize mo tuloy? Teka muna, mas lisensyado akong tumalikod. At least, di pa ako primary ni pastor. Amen? Diba? So you are affected by the crowd. No, dapat hindi po ganun, mga kapatid. Ang decision po natin, ang conviction natin to follow Jesus should not be based on the crowd, but based on our conviction. Amen? Hallelujah. So, Peter's decision not to leave is his solid conviction. His personal stand and realization po ito. Personal niya itong paninindigan at paniniwala. Sabi niya dito, Lord, to whom shall we go? Alam niyo po kung ang sino mang tagasunod ng Panginoon, mag-isip muna bago siya mag-unfollow. Maganda po itong tanong ni Peter pong ito. Kanino pa kami? Kung lalayo kami sa iyo, Lord, if we are going to unfollow, kanino pang account kami susunod? Parang sinabi niyang, you only have the account that we need. Can there be a better place? Parang ang ibig sabihin po ni Peter dito, can there be a better place than to be with you? How about you, mga kapatid? Paano ba? Halimbawa, tanungin kita, pag mayroon kang problema at gusto mong para magtumalikod muna, may ganong klase kasi mga disipulo eh. Diba? Kung kailan nasasaktan at nahihirapan, gusto pang lumayo. Amen? Ngayon, pag-isipan po natin ang tanong na ito ni Peter. Kanino pa ba tayo pupunta? Halimbawa, isipin ninyo nga ngayon sa inyong relasyon kay Lord. Pag sinubukan niyang tumalikod, kanino kayo pupunta pa? Hallelujah! Mayroon pa ba tayong better option than Jesus? Alam niyo po si Peter dito, napakaganda po ng conviction niyang ito, yung solid conviction niya sa pagsunod sa Lord. Kasi sabi niya rito, to whom shall we go? He speaks for the group. Nakita ko po rito na sa isang leader, alam niyo po kasi si Peter ang tumatayong leader ng 12. Amen. Sa isang leader lalo na mahalaga na mayroon kang matindi o solidong paninindigan. No? Conviction. Bakit po? Kung ako man masusunod sa isang leader, gusto ko may conviction. Mayroon ka pong, nga pong kasabihan, a man who stands for nothing will fall for anything. Ang isang tao daw na walang paninindigan ay pwedeng mahulog sa kahit ano. Pwede ka mag-follow sa kahit pa, baka magbigla ka mag-follow dito sa mga trending na ito bigla. Kasi wala ka talagang totoong conviction sa sinusunod mo na ngayon na si Jesus. Amen? Amen? Hallelujah. At alam niyo po ba si Peter dito, mga minamahal kong kapatid, ang kanyang katanungan dito, kanino pa? Dapat ganito din po tayo mag-isip, mga kapatid. Saan pa ba tayo pupunta pag tayo tumalikod pa kay Lord? Amen? Alam niyo po ako,
Dati po akong sakristan pa nung ako'y bago nakakilala kay Lord. At nung nakilala ko si Lord talaga, marami na ako din pinagdaan ng pagsubok. Pero pagdating po sa paniniwala o pananampalataya, nakita ko po na talagang ni sa guni-guni, hindi ko na inimagine pong babalikan ko pa ang pinanggalingan ko. Ni sa guni-guni, hindi ko na iniisip pang balikan yung mga dating bisyo ko dahil lamang sa ayaw ko na kay Lord. Kinikilabutan akong isipin na babalikan ko pa yung daming hirap ang dinaanan ko. Salamat na nga lang at niligtas ako ng Panginoon. Kaya nga ang tanong na ito ni Peter is very important na pagbulay-bulayin po natin mga kapatid. Kanino pa ba tayo patutungo? Mayroon pa bang ibang higit kay Jesus na kinatagpo tayo? At alam niyo po ba, may foundation po ang conviction na ito ni Peter. You have the words of eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, ang pagsunod kay Lord, if you're a follower of the Lord, mga kapatid, the issue is not just temporal but eternal kay Lord. Amen? Tandaan po nating mabuti, maaaring apektado tayo, hindi natin ito dinideny din po naman. We're not denying the reality na maaaring magka-problema tayo. May mga, ako po mismo, ang inyong pastor, dumaraan din po ako ng mga struggle, personal struggle, problema. Pero mga minamahal kong kapatid, sasabihin ko po sa inyo, pag inisipan ko, nalo, ayoko na muna, ayoko, ate ka muna. Binabatukan ko yung inaalog ko ang utak ko. Ano bang pinag-iisip mo? Mayroon pa bang better option? You have now found the life. At ang sabi ni Peter mismo kung bakit wala na kami ibang pwedeng patunguhan, you have the words of eternal life. Hallelujah. Amen. Kung may iba pang mga accounts sa mundong ito na nag-offer sa akin ng eternal life, pwede ko pa sigurong pag-isipan. Pero no one like the Lord. No one like Him who has this kind of life that we can have. The life that is yung buhay ngayon na makabuluhan at may buhay ka pang walang hanggan. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Wala na. Alam niyo ba kaya sabi po nga ng Panginoon, dito rin po sa Book of John, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Walang sino man nagsabi nito. He does not come into judgment but has passed from death to life. Nobody can offer me this kind of offer. That's why I am a follower of the Lord. And no matter what will happen, that is my solid conviction. No matter what will happen, I will never unfollow the Lord. I will never leave His account because only Jesus has the promise of eternal life. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. Thank you so much. Oh, glory to God. Yan po, napaka-practical po ng ating pinag-uusapan today because it is not just a practical truth but also napapanahon po ito kasi sa mga pangyayari po nga natin today, no? Kung kayo man po isa sa nakikinig ngayon na nabawalan na kayo ng gana, yung init nyo kay Lord, yung sabi nga ng Bible, yung first love mo kay Lord ay parang wala na yung init na yon. Always remember this, never consider to unfollow the Lord. Amen? From this truth that we are learning, we need to understand what it really means to follow Jesus, to become a follower of His account. Hallelujah. It needs a serious commitment and a solid conviction. And last but not least, mga minamahal kong kapatid, tatlong bagay lamang po ang nakita ko rito. You know, what does it mean to follow Jesus? Hindi po lamang there is a need for a serious commitment. There is a need for a solid conviction, but last and not the least, there is a need for strong confirmation. Hallelujah. Bakit ko po sinabi ito? Sabi niya sa verse 69, and we have believed. Yung karugtong po ito ng statement niya sa verse 68, we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Hallelujah. This is the testimony or confirmation of Peter. Katulad din po natin, kung tunay talaga tayong takasunod, katulad po ni Peter sa oras na ito, ito po yung matututunan po natin that we need a strong confirmation sa atin pong pagsunod na ito.
Sabi ni Peter dito, mga minamahal kong kapatid, amen, we have believed. Kung ipaparaphrase ko muli ito, mga minamahal kong kapatid, ganito po ang ibig sabihin ni Peter dito, I believe. No? Ay, wala pala dito, hindi ko palang kasali dito. Ang ibig sabihin ni Peter dito sa verse 69, we have believed. Ang ibig sabihin niya, nanampalatay siya and have come to know at naranasan niya. Alam niyo, mga minamahal kong kapatid, ang tunay na tagasunod na Lord, nagsimula ka sa pananampalataya. At ang kasunod po nito, yung personal mong experience sa piling niya. At sabi ko nga po, kapag pinag-usapan ang experience o patotoo, nobody can refute that dahil ikaw lang nakaranas niyan. Kaya nga po, ang challenge ko po sa mga tagasunod ng Panginoon, alalahanin po natin ang ating karanasan kay Lord nang manampalataya tayo. Ano ba ang nangyari sa buhay natin nung nanampalataya tayo? Katulad ni Peter, sinabi, we have believed, nanampalataya kami, and have come to know, na-discover namin, na-realize namin. Iyon ang kanyang strong confirmation or testimony niya na nung sabi na niya that you are the Holy One of God, na doon sa karanasan noon na yun, na-realize talaga namin, na-kumpirma namin, na ikaw talaga, o Diyos, ikaw talaga, Panginoon, ang tunay na anointed one, ang sugo, ang Messiah na galing sa Diyos. Hallelujah! Alam niyo, mga minamahal kong kapatid, napakalaga po sa atin ang katotohanan ito na pinag-uusapan natin. Alam niyo kung bakit? Sa ating mandate. No? Ano yung mandate po natin? Alam po natin, yung mandate po natin is Matthew 28 is to go and make disciples, no? If we want to, Lord, if, kung gusto po natin tuparin ang mandate pong yon, it involves strong confirmation ng ating serious commitment, solid conviction kung sino talaga si Jesus na ating sinusundan. Alam niyo po, ang reason I believe kung bakit po marami, I believe, yung lack, yung ineffectiveness po ng church today to witness for the Lord lies on the fact of how strong, how real, kung paano tayong sumusunod sa Kanya. Naniniwala po ako na kapag ka talagang malalim sa buhay natin ang ating pagsunod sa Lord, madali po natin di siyang maibahagi sa iba. Hindi mo ipagkakait na ibahagi sa iba ang naranasan mo, ang napatunayan mo sa pananampalatayang yan at naranasan mo sa Kanya kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, ang effective pong witness ay yung una ka munang nakaranas. Amen? 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 Di ba pagka tayo mayroong mga sineshare na isang bagay, masarap ikwento kung anong, halimbawa napunta ka sa isang lugar, kunyari napunta ka sa Golden Gate. Alam niyo yung Golden Gate? Sabi ko nga, no? Nakarating ka talaga roon, nakita mo talaga. Ang sarap i-share, ikwento yon. Kasi naranasan mo, ang tatayog pala talaga ng mga haligi roon. Ang lalaki ng mga kable pala talaga. So that, this is the same with how we can become useful. How can we do the mandate of witnessing for the Lord? Kinakailangan malalim nating karanasan. Katulad ng sinabi ni Peter, we have believed and have come to know. No? Madaling i-share sa iba po ng mga hindi pa nakakilala sa Lord na walang katulad ang ating Panginoon na sinusundan because naranasan natin ang pagbabago ng ating buhay. Hindi natin, sabi nga po ng preaching natin last Sunday ni Pastora Ricalin, no? Hindi ka kayang baguhin ng kahit sino man, maging ang sarili mo. Only in your relationship to the Lord because of your acceptance to the gospel of Jesus that you can become a changed person. Amen? Amen. Kaya mga minamahal kong kapatid, it is very important that we have this kind of conviction katulad ng ating pong mga tinalakay sa araw na ito. Ang katanungan po natin today, mga minamahal kong kapatid, hallelujah, do you have now a serious commitment? A solid conviction and a strong confirmation, no, to follow Jesus. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Thank you so much, Lord. I want to pray to you right now, especially po doon sa mga
tagasunod ng Panginoon na naapektuhan pa rin hanggang ngayon o may mga pinagdaraanan tayo today sa ating buhay that challenges us, that to unfollow or follow the Lord continuously. Kaya mga minamahal kong kapatid, dito po sa ating pinag-aralan today, very practical po ang natutunan natin from this text that we have today. Sabi ko nga po sa inyo kanina, this world cannot offer the offer of Jesus. Hallelujah. And you don't have any reason na ipagpalit mo siya, na tumalikod ka sa kanya, to unfollow him and begin to follow anyone. Tandaan niyo pong mabuti. Lagi ko naalala po, walang middle ground sa atin pong conviction sa pagsunod. Pag hindi si Lord ang sinusundan mo, susunod ka sa iba, whether you like it or not. Kaya nga po, I want you to become firm in your conviction sa pagsunod sa Lord. Hallelujah. At sa oras pong ito, mananalangin po ako sa lahat ng nanonood ngayon. At ipapanalangin ko rin po, maging yung mga wala pa po kayong decision o ginawang decision to follow Jesus, to believe in the Lord, to become His follower. Mananalangin din po ako maya-maya. But before that, let us first come to worship the Lord. Sa inyong mga kinaroroonan, mga minamahal kong kapatid, I really want you na kahit po kayo nagpa-participate lang sa online, to experience the presence of the Lord. Hindi maiksi ang kanyang kamay, sabi ng kanyang salita, na abutin kayo, abutin lalo ng inyong mga pangangailangan. Kaya una sa lahat sa oras na ito, bago po ako manalangin, nais ko po munang sambahin natin siya. No. Kung kayo po ay isang family na nanonood ngayon, why don't you join together to worship Him and ask for His presence in your place? Hallelujah. Let us worship Him first. My Jesus, my Lord, You're the love of my life. Whenever You go, wanna be by my side. That's what living in me, serving You for all eternity. Yes, Lord, hallelujah. My eyes set on You in this race that I run. No longer my ways, let Your will be done. Make me a servant, my heart's up to leaning to the cross, I follow You. My Jesus, my Lord, You're the love of my life. Yes, Lord Jesus. Whenever You go, wanna be by Your side. No longer I, but Christ living in me, serving You for all eternity. My eyes set on You in this race that I run. No longer my Thank You so much, O God. At sa oras na ito, mga minamahal kong kapatid, I would like first to pray. If this is your first time, you have not yet a follower or a believer of the Lord, nais kitang ipanalangin sa oras na ito, you can just follow the simple prayer of faith.
pwede mo itong sundan ang panalangin na ito na papangunahan ko. And do it from all your heart. And tell the Lord right now. Sabihin mo ngayon sa Kanya, thank you, Father God, for your words today. For your words today. I believe now in you. I believe now in you. That you are Jesus. Na ikaw po ang Diyos na nagkatawang tao. Naghirap at namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya ako sa ginawa mo sa krus para sa akin. This is my prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. At ako na lamang po ang mananalangin sa lahat ng nanonood din ngayon at maging doon sa mga tumanggap sa pamamagitan ng panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa mga kaluluwang nakapakinig na mensaheng ito. How important, Lord God, and even sa lahat po ng mga kapatiran sa oras na ito, sa lahat po ng mga patuloy na nanonood at nakakasama po namin sa ganitong pagsamba sa iyo. Tinataas ko pong lahat sila ngayon sa iyo, Panginoon. Lord, it is really true na maaring dumating kami sa ganung yugto na mahamon po ang aming pagsunod o ang tendency naming hindi na sumunod sa iyo. But Lord God, salamat sa araw na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng salita mo, pinakita mo po sa amin na ang pagsunod talaga sa iyo ay hindi biro. Nangangailangan ito ng seryosong pagtatalaga, ng solidong paninindigan, at ng isang malakas na patutuo na ikaw talaga, o Diyos, at wala kang katulad na dapat naming sundan. Panginoon, dalangin ko rin po sa oras na ito, sa lahat po na may mga karamdaman katulad po ng aking ginagawa, I want you to place your hands right now in that place of your aches or pains or sickness. I'm going to pray for you. Just believe. Nothing is impossible to the Lord. He is the God that healeth thee. He is the same yesterday, today, and forever. We have known that Jesus, that He always heals sicknesses. And He can still do that today. Sa oras na ito, just place your hands sa inyong mga karamdaman and I'll pray for you. Father, in the name of Jesus, I command every sickness and infirmities in Jesus' name. I rebuke you right now from that body. Whatever it is, walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. In Jesus' name, I rebuke every sicknesses and diseases. In the name of Jesus, urabakanda, hallelujah. And I release right now the grace of healing. Oh, hallelujah, the miracle of healing from the Lord. Oh, hallelujah, feel it right now. And glorify the Lord in your healing. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong himala at kagalingan. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong lakas, ng katotohanan, ng pagsunod sa iyo, Panginoon, ang pinakadapat naming gagawin katulad ni Peter. At hindi kami matitinag, Panginoon, ano man ang mangyari, we're going to unfollow you and never, Lord God, unfollow. You are our God. You are, Lord God. You have the words of eternal life. In the name of Jesus. At ngayon, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang patuloy na pagkikisama ng Banal na Espiritu ay mapasa ating lahat ngayon at magpakailanman.
tanggapin natin ito, mga kapatid, sa pagsasabi ng isang malakas na Amen and Amen. Hallelujah. Thank you so much, viewers. Thank you, mga kapatid. Thank you also sa ating mga prayer warriors. I give you praise, Lord, for their lives. Thank you. Hanggang sa susunod na linggo, patuloy po tayo sa pagdiriwang ng kabutihan at kagandahan ng ating Panginoon. Amen and Amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah! We will sing our love song today. Thank you, Jesus! Woo! Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Muli po natin gawitin sa piling mo, O Diyos. Sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, piling mo, Diyos, ay may kalayaan. Sa piling mo, Diyos, sa piling mo, Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, Diyos, sa piling mo, Diyos, mayroon kang tagumpay, kapatid. Hallelujah. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Umuulan ng pagpapala sa piling mo. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala sa piling mo. Umuulan ng pagpapala. Paulanin ng Diyos ng pagpapala ang iyong tahanan. At paulanin ng Diyos ng kagalingan ng iyong tahanan, ng kaligtasan ng iyong tahanan. Umuulan! Isigaw mo, kapatid, declare it! Umuulan! Pagpapala. Umuulan ng pagpapala sa piling mo. Hallelujah!
you, Lord. Salamat, Panginoon.